ninyong pagbabasa at pakikipag-usap ay mga kasanayang dapat kaminang? Maraming bagong matututuhan at higit sa lahat, madadagdagan pa ang kaalaman. Magandang buhay sa inyo mga mag-aaral! Ako si Teacher Hazel at kasalukuyang kayong nanonood sa DepEd MP TV. Gadgets tulad ng laptop at cellphone ang kadalasang hawak kayong panahon ng pandemya upang makausap at makakwentuhan ang mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar. Bukod dito, ano-ano pa ang mga kagandahang dulot ng ICT sa ating buhay? Ihanda ang ballpen at kwaderno. Makinig ng mabuti at magtala habang ipinapaliwanag ko kung paano ang pagsali sa discussion forum at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan. Inyong napag-aralan ang tungkol sa mga panuntunan sa pagsali sa chat at discussion forum noong nakaraang linggo. Ngayon, ihanda naman natin ang ating mga sarili at sabayan ninyo akong tuklasin ang ating bagong aralin. Ano ang discussion forum o chat? Ang discussion forum ay isang board kung saan maaring mag-post o mag-iwan ng mensahe o tanong. Maraming mga website ang nagbibigay ng mga ganitong klase ng serbisyo tulad ng Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Viber, Twitter, blog at marami pang iba. Ang kagandahan ng ganitong klase ng forum ay maaaring sumagot o magtanong ang sinumang miyembro ng pangkat saan man at kailanman. Sa discussion forum, ang moderator ay may kakayahang piliin ang mga impormasyong pumapasok sa forum. Samantala, ang chat ay isang real-time na pag-uusap sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Hindi gaya ng discussion forum ang pagsagot sa chat ay agad-agad. Ito ay kadahilanang ang mga taong kasali sa chat ay online o kasalukuyang nasa harapan ng computer o device at konektado sa internet. Karaniwang mas mabilis ang palitan ng sagot sa diskusyon sa isang chat kumpara sa isang discussion forum. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa ligtas at responsableng pamamaraan sa pagsali sa discussion forum at may mga dapat isaalang-alang sa ligtas at responsableng pamamaraan sa pagsali sa discussion forum. Una, palaging isaisip at isagawa ang mga netiquette o kagandahang asal sa paggamit ng internet. Pangalawa, basahin ang mga patakaran sa mga sasalihang discussion forum upang lubos na maunawaan ang mga kailangang gawin. Katlong bilang, ang pagpo-post o pagbabahagi ng mga paksang malayo sa layunin ng discussion forum ay dapat iwasan. Kaapat, siguraduhing malinaw para sa lahat ng makakabasa ang post. Ugaliin na sundin ang lingwaheng nire-recommenda upang lubos pa itong maintindihan ng lahat. Kalima, bago mag-post ng paksa, magsiyasat muna kung may kaparehong paksa na ang nasagot at napag-usapan upang maiwasan ang pag-uulit nito. Ika-anim, siguraduhing tama o totoo ang isasagot. Huwag maglalagay ng sagot na walang basihan. Dapat iwasan ito dahil maaaring ikapahamak ng makababasa. Narito naman ang mga dapat isaalang-alang sa ligtas at responsableng pamamaraan sa pagsali sa chat. Una, ugaliin ang netiquette o kagandahang asal sa paggamit ng internet. Ikalawa, maging malinaw sa mga pahayag upang maunawaan ng lubos ang kausap. Ikatlo, sumagot ng ayon sa tinatanong ng kausap. Iwasan ang pagsagot ng hindi tama o walang batayan. Ikaapat, sumagot kaagad dahil tiyak na naghihintay ng sagot ang kausap. Ikalima, magpaalam ng maayos sa kausap bago mag-offline.
paano ka makakaiwas sa mga kapahamakan sa pagsali sa discussion forum at chat. Narito ang mga karagdagang kaalaman upang hindi mapahamak sa pagsali sa discussion forum at chat. Unang bilang, siguruhing kakilala ang mga makakausap sa internet. Ikalawa, gamitin ang chat sa wastong paraan at iwasan ang mga hindi makabuluhang usapan. Katlo, igalang ang mga kausap sa chat at parehong gumamit ng webcam o web camera para parehong makita ang itsura ng taong nag-uusap. Ikaapat, iwasan ang makapagbitiw ng masasamang salita na maaaring makasakit sa damdamin ng kausap. Maging mahinahon sa lahat ng oras. Kalima, gamitin ang mga kilalang forum o chat sa pakikipag-usap gaya ng FB Messenger, Skype at Viber. Ika-anim, huwag gumamit ng mga malalaking titik o all caps sa pagsusulat ng mga mensahe na parang nagpapahiwatig ng paninigaw sa kausap. Ika-pito, tutukan ang nilalaman ng mensahe sa pakikipag-chat at iwasan ang madalas na paggamit ng iba't ibang emoticons, smiley faces at maging sa personal man o pagnene, gosyo. Ikawalo, iwasan ang mag-post ng kahit na anong media file o impormasyong hindi mo pag-aari. Ikasyam, huwag mag-post ng mga impormasyong labas sa usapan o anumang endorsement o advertisement. Ikasampo, iwasan ang mag-post ng mga sensitibong impormasyon lalo na kung nakapampublikong gamit at huwag magpasa ng mga dokumentong hindi nabubuksan na maaaring magdala ng virus na pwedeng makasira ng mga files at computer units. Ngayon, atin nang subukin kung mayroon tayong natutunan sa ating kalakayan. Makinig at babasahin ko ang panuto. Basahin at intindihin ang bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ano ang tawag sa pakikipag-usap ng impormal na paraan sa dalawa o higit pang tao? A. Chat. B. Discussion forum. C. Messenger. D. Skype. Ang tamang sagot ay letra A. Chat. Pangalawang tanong, ano ang dapat iwasan kapag nagsusulat ng mensahe? Letra A. Paggamit ng caps lock. Letra B. Paggamit ng tamang bantas. Letra C. Paggamit ng tamang baybay o spelling. Letter D. Pagsusulat ng wastong pangungusap. Ang tamang sagot ay letra A. Paggamit ng caps lock ay dapat iwasan kapag nagsusulat ng mensahe. Tatlong bilang, alin sa sumusunod ang dapat gawin upang hindi mapahamak sa pagsali sa discussion forum o chat? A. Gamitin ang chat sa kahit na anong paraan. Letter B. Gamitin ito para pag-usapan ang ibang tao. C. Siguruhing kakilala ang mga nakakausap sa internet. D. Tratuhin lahat ang mga kachat na parang kilalang kilala. Ang tamang sagot, letter C. Ikaapat na bilang, kung makikipag-usap sa chat, iwasan ang makapagbitiw ng masamang salita. A. Ewan. B. Mali. C. Siguro. D. Tama. Ang tamang sagot ay letter D. Tama. Kalimang bilang, paano ang tamang pagsagot kapag tinatanong ng kausap? A. Sabihin sa kachat na siya ang sumagot. B.
mag-leave kung hindi alam ang isasagot. C. Sumagot agad kahit hindi maintindihan ang tanong. D. Iwasan ang pagsagot ng hindi tama o walang batayan. Ang tamang sagot ay letra D. Pinabati ko kayo! Higit akong nagagalak sapagkat inyong napagtagumpayan ang gawain na ibigay sa inyo. Ang pakikipagkomunikasyon o ugnayan sa mga kakilala gamit ang discussion forum at chat ay napakahalaga. Ngunit, dapat isaalang-alang ang mga dapat iwasan. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay masama. Hanggang sa muli!